si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pangroon ang taglihang sa tinupos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Salamatan ka namin dahil sa dakilang ang kapurihan. Panginoong Diyos, kahit ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Thank you.
banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ang Espiritu Santo sa katangian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakila ang dulot ng pag-anib sa iyong angkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi nalalaman ang inyong ginawa. Gayun din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oon, sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Oon, sa amin pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking patawag. Panginoong Diyos na aking kalasag, ikaw na humango sa dusa ko tirap, ngayon pakinggan mo sa aking mabag. Oon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagpuro ninyo at malaman na mahal ng Poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan.
Oon, sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Oon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyo'y piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon, ang nangangalaga. Oon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iya'y si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesus, aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon'y pag-alabin. Halleluya, halleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paano nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Ano kayo'y nagugulumihanan? Bakit kayo nag-aalinlangan pa? Tingnan ninyo ang aking kamay at ang aking paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagmasdan.
Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, mula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ating ebanghelyo, magandang balikan yung pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan ng mga alagad kung paano nagpakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay. At ito ay galing sa karanasan ng dalawang mga alagad na patungong Emmaus. Sila ay malungkot, disappointed, parang hopeless. Kasi yung inaasahan nila na si Jesus ay ipinako sa krus at namatay. At malungkot sila naglalakad. Pero habang naglalakad, may nakasalubong sila at hindi nila nakilala na si Jesus iyon. At habang nakikipagkwentuhan sila, pinaliwanag ni Jesus sa kanila ang mga kasulatan. At pagdating sa Emmaus ay inanyayahan nila si Jesus. Hinati niya ang tinapay at nakilala nila na si Jesus ang nasa harapan nila. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano, tulad po ng pinag-uusapan kung paano nagpakilala at nakilala nila si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, ganun din ang ating buhay bilang Kristiyano. Nakikilala natin si Jesus. Siya ay kapiling natin tuwing tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia ngayon. Kapag tinatanggap natin siya sa Eucharistia, si Jesus ang kapiling natin. Si Jesus na muling nabuhay, na nagpapakita at nagpapakilala sa atin sa paghahati-hati ng tinapay. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano ang patuloy na makilala si Jesus. Kung titignan po natin ang ating ikalawang pagbasa, pinapaalala rin sa atin ni Apostol San Juan na tayo mga Kristiyano ay makilala si Jesus. At paano ba natin nalalaman at paano ba natin na ipapahayag sa lahat na kilala natin si Jesus? Nagsisimula ito sa ating pagtalima sa utos ng Diyos. Kaya po, ang ating pagkilala kay Jesus ay nakikita din sa ating buhay. Sinasumasalamin din sa ating pakikipagkapwa-tao at pagmamalasakit sa iba. Sa ating pagtalikod sa kasalanan. Sabihin na iba, bakit kaya bumabait na siya? Bakit kaya yung chismosa sa amin, hindi na nakikipag-chismisan? Imbis na sasabihin niya, "Mars, alam mo ba, ngayon ang bati niya na sa amin, praise the Lord." Magtataka ka, bakit kaya ganoon?
kilala na kasi niya si Jesus. At ang taong nakakakilala at kumikilala kay Jesus, hindi ko sinasabing mabait na. Pero ang taong kumikilala kay Jesus at nais siyang makilala ay nagsusumikap na magbagong buhay at talikuran ang kanya mga kasalanan. Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano ngayon, ang Diyos na muling nabuhay ay nariyan kapiling natin. Makikilala natin siya sa paghahati ng tinapay, sa pagtanggap natin ng komunyon. At sana naisin din natin na mas makilala si Jesus at sundin pa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay, sa pagtalikod sa kasalanan at pagtalima sa kanyang utos. Pero ang buhay natin bilang Kristiyano, hindi din po nananatili sa pagkakilala kay Jesus. Pero sana yung pagkakilala din natin ay ipakilala din natin si Jesus sa iba. Kaya ho sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nung nagpakita siya, "Kayo mga saksi sa lahat ng mga ito, ipahayag ninyo sa lahat." At tayo din bilang Kristiyano, kung paano natin nakilala si Jesus Nazareno, sana din ipahayag din natin at ibahagi natin si Jesus sa iba. At aminin natin, medyo doon tayo nagkukulang bilang Kristiyano. Mas madali para sa atin ang magdasal, mas madali sa atin ang magsimba, pero nagkukulang din tayo sa pagbabahagi at pagsasabuhay. At maganda no sa ating ebanghelyo na medyo i-challenge din tayo. Ang salita ng Diyos hindi lang nagiging source o pinagmumula ng ating konsolasyon, pero nagiging hamon din sa atin ang mabuting balita, sa ating pamumuhay para tayo ay buong pusong makatugon at makasunod kay Jesus. Kaya ho, sana ang ating pagsasabuhay ng pananampalataya, hindi lamang ako at ang Diyos, kundi ang ating pagsasabuhay din ng ating pananampalataya ay ang sama-sama tayong naglalakbay kasama si Jesus. Sama-sama tayo at pinapakilala sa bawat isa ang mukha ni Jesus. At tatawag natin doon ay misyon. Misyon ho ng bawat Kristiyano ay ipakilala si Jesus sa iba. Sa iyong debosyon, mas magiging mabunga ang iyong debosyon kung ang iyong debosyon kay Jesus ay ipinapakilala mo rin sa iba. Si Jesus Nazareno na pinakamamahal mo rin ay ikinikwento mo rin sa iba. Kaya magandang challenge din sa atin ito. Bilang mga Kristiyano na nakakilala kay Jesus, tumatanggap kay Jesus, tayo rin sana ay magbahagi tungkol kay Jesus. Ang mga alagad sa gawa ng mga apostol, kahit na sila ay sinasabihang tumigil ng mga Sanhedrin, hindi pa rin sila tumigil. Ang lagi nila sinasabi, paano namin imposible na hindi namin ibahagi ang lahat ng aming nakita at narinig. Imposible hindi namin ibahagi ang kabutihan ni Jesus. Imposible na hindi namin ibahagi na siya'y muling nabuhay. Imposible hindi namin ibahagi ang aral at turo ni Jesus. Dahil sabi ng mga apostol, kami ang mga naging saksi nito. Tayo rin bilang mga Kristiyano ngayon, dito tayo iniimbitahan na maging saksi ng kabutihan ng Diyos, ipakilala si Jesus sa iba. Kung paano natin siya nakilala sa ating pagdarasal, kung paano natin siya nakilala sa paghahati ng tinapay, tayo din po sana bilang Kristiyano, ipakilala natin si Jesus Nazareno sa ating mga nakakadao pampalad at ganun din sa mga tao na nais ding sumpungan
ang mukha ni Jesus. Makilala, ipakilala si Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaruroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Manalangin tayo, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming mga kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Oh,
iyak at inapay, antog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay pagpabaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ipawawalay pag-ibig mo'y
announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipaghaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.